Chapter 7. Pumasok pa si Harmony sa trabaho ng sumunod na araw. Sinalubong siya ni Darwin ng isang dosenang bulaklak at binigyan siya ng nakakaliyong halik na muntik na namang magpalimot sa kanila. "Enough! May trabaho pa tayo!" Wika nito. "Mamaya na ulit tayo magkita. Nagkaroon na naman ang problema sa Andrew Hotel sa Subic." Alanganing ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lihim na pinagalitan niya ang sarili. Wala siyang panangga sa karisma ni Darwin. Sa tuwin ay tumitiklop ang mga tuhod niya. Nang sumapit ang tanghali, ay sinurpresa siya ng kanyang kapatid. Bago pa siya makapagtanong kung ano ang ginagawa nito roon, inilabas na nito ang kopya ng mga litrato mula sa brown envelope na dala nito. "I could not believe I have this talent in photography." Pagmamalaki pa nito. "Tingnan mo naman ang mga kuha ko. Parang professional photographer ang nag-shoot." Higit ang hiningang tinignan niya ang mga litratong nakalatag sa mesa. Pulos ba't naked ang mga litrato ni Darwin. Hindi bulgar ang pagkakakuha. Hindi pangit tingnan. At walang masiselang bahagi ng katawan niya ang nakunan. Bawat litrato ay mayroon siyang facial expression na tila umiiyak at ang lalaban habang nakapatong sa kanya ang lalaki. Mga expression ay tinuro sa kanya ng kapatid niya. "Ito na ang huling araw mo rito sa hotel, sis." Pagbabalita nito. "Ako na ang bahalang humarap kay Darwin bukas. Kami ng abogadong kinonta ko. Kailangan ko na palang mag-tender ng resignation?" "Huwag na. Hindi mo na kailangan gawin yon. Basta, huwag ka na lang pumasok. Dahil kung ano't ano man, pwede natin idagdag na ebidensya ang hindi mo pag-report sa trabaho. Napersahan ka niyang pinatalsik." Hindi siya umimik. "Nakikita ko ng susuko ang pamilya Luzano, sis. Hindi na nila pag-iintiresan ng DSL. At magpapagaling ka sa rehab, kuya." Dugtong naman niya. "Tutuparin ko yon. Dapat lang. Dahil isinakripisyo ko ang pag-ibig ko kay Darwin. Na-imagine ko na ang galit na aanihin ko sa kanya." Humunot ang noo ng kapatid niya. "Bakit parang nagagalit ka? Pwede bang umalis ka na, kuya? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Marami pa akong tatapusing trabaho." "I'm very proud of you, sis." At umalis na ito. Naisubsob naman ni amukha sa kanyang mga palad. Kahit matagal ang nakaalis ang kuya Edwin niya, binabayo pa rin ang matinding kaba ang kanyang dibdib. Anong iisipin ni Darwin sa kanya? Siguradong isusumpa siya nito. Hindi siya umuwi kahit oras na nang labas niya. Hinintay niya ang pagdating ni Darwin. Alas 6:30 na dumating ang binata. At doon ito dumiretso sa opisina niya. Sinalubong niya ito ng halik at yakap. Matagal ding naghinang ang kanilang mga labi hanggang sa napaupo sila sa sofa. "May problema ka ba?" Tanong nitong halatang napuna ang kanyang pananamlay. "Si Edwin ba?" Umiling naman siya. "Wala akong problema kay kuya. Anong bumabagabag sa'yo?" "Wala. Nalulungkot lang ako." "Bakit ka naman nalulungkot?" Gusto na niyang sabihin ang dahilan, pero wala siyang lakas ng loob na ipagdapat dito ang katotohanan. "Hindi ka ba nagtataka kung bakit I easily surrendered myself to you?" "Because you love me, right?" "You really believe that I love you?" Napailing ito. "Dapat ba ako magduda, Harmony?" Nagkibit-balikat naman siya. "Gaano mo ako kamahal?" "Alam mo, nagtataka ako sa pinag-uusapan natin ngayon. Nagdududa ka pa rin ba sa pagmamahal ko sa'yo?"
dahil sa katotohanan ng maraming babae na nagdaan sa buhay ko bago tayo nagkatagpo? Wala akong pakialam sa nagdaan mo, Darwin. Gusto ko lang malaman kung gaano ako kahalaga sa'yo. Okay. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Higit pa sa buhay ko. At muli siyang hinalikan nito sa mga labi. Ako naman na magtatanong, gaano mo ako kamahal? Sa'yo ko pinagkalubang pagkababae ko, Darwin. Kailangan mo ba bang pagdudahan yun? Nakangiting tugon niya. Sige na, uuwi na ako. And please, huwag mo nang igiit na ihatid ako. Aniya sabay halik dito. Halik ng pagmamaalam, kaya hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Bago pa nito makita ang luha niya, mabilis siyang lumabas ng opisina kahit tinatawag siya nito. Tiyempo namang bumukas ang elevator at sumakay siya roon. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang pababa yun. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Hindi niya inintindi ang tatlong foreigner na nakatingin sa kanya. Nang nasa taxi na siya, ay saka siya napahugulhol na ikinagulat naman ang driver. Goodbye, Darwin. Nasa sala ang kanyang mami at daddy nang dumating siya sa kanila. Pagkatapos magmanos sa mga ito, pumanik siya sa kanyang silid. Muli na naman siyang napaiyak. Natutuhan na kasi niyang mahalin si Darwin. Sa ganong eksena siya napasukan ng kanyang ina. Baka sa mukha ang pag-aalalang naupo ito sa kama at tinalo siya. Kahit hindi nito alam ang dahilan ng kanyang pag-iyak. May problema ka talaga. Maya-maya ay tura nito nang tumigil siya sa pag-iyak. Bago siya makatugon, may kumatok at kasunod niya ng pagbukas ng pinto. Pumasok naman ang kanyang ama. Nasa phone si Darwin Harmony. Gusto ka rin makausap. Pakisabing nagpapahinga na ako, Dad. Masakit ka mo ang ulo ko. Gagawin mo pa ako sinungaling niyan eh. Tugon naman ito, pero tumalima rin. Nag-away ba kayo ni Darwin, iha? Usisa sa kanya ng kanyang mami. Umiling lang siya. Hindi kami nag-away, ma'am. Malungkot lang kasi ako dahil hindi na ako babalik sa hotel. Napagpasyahan ko maghanap na lang ng ibang trabaho. Nagulat naman ito. Bakit naman? Maganda naman ang iyong trabaho sa tropical ah. Ano bang dahilan hindi ka napapasok doon? Paano ba niya ipagtatapat sa kanyang ina ang lahat? Ayoko namang isiping pinaalis ka. Hindi ko lang kasundo ang manager ng hotel. Bastos at walang modo. Hindi ko nahihintayin pang mag-away pa kami habang maaga pa. Ako na lang ang iiwas. Halatang hindi ito naniwala sa kanyang sinabi. Gayunpaman, ay hindi na ito nagtanong. Ikaw ang bahala. Alam kong hindi ka naman mahihirapang maghanap ng trabaho, anak. Ano kaya kung tulungan ko na lang si Daddy sa DSL, ma'am? Umiling ito. Huwag na, anak. Kukunin na yun ang bangko. Maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan. Mungkahin ito. Huwag mo nang sayangin ang oras mo ron. Tinatamad na mag-report doon ang iyong ama eh. Kahit na, ma'am. Titignan ko lang kung may magagawa pa ako para hindi mawala sa atin ang DSL. Malay ninyo, makagawa ko ng milagro. Siya, kung yan ang gusto mo. Pero huwag kang umasa at baka ikasama lamang ng iyong loob. Halika na, maghapunan na tayo. Susunod na ako, ma'am. Magbibihis lang ako. At nauna na itong bumaba. Pagkatapos niyang makapagpalit ng damit, ay sumunod na rin siya. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang makitang may bisita sila. Ang kanyang tito boy at tita Lena, kasama ang dalagang anak ng mga ito na si Fioli.
Matagal na palang dumating itong maganda kong pamangkin. Eh, hindi man lang kami naisip dalawin. Niyakap pa siya na kanyang tiyuhin. Kumusta ka na? Mabuti naman po ako. Kumusta naman kayo, tito, tita? Naku, pagkasing ganda pala kami ni Violi. Kumusta ka na, pinsan? Siguro ay marami ka ng pinaiyak na lalaki, no? Niyakap niya ang kanyang pinsan. Tamang-tama ang dating nyo. Wika naman ang kanyang ina. Doon na tayo sa komedor. Andito na kayo maghapunan. Si Edwin, nasaan? Tanong ni Tita Lena. Panay pa rin ba ang barkadang ina at tupag? Nagkibit balikat lamang ang kanyang ema. Napailing naman si Tito Boy. Hindi pa kayo binigyan ng extension ng bangko? Para mabayaran ninyo ang inyong utang, kuya? Pinalaba talaga ang kanilang desisyon. Umaasa pa rin akong bibigyan nila kami ng palugit, boy. Hindi ako titigil sa pangungumbinsi sa manager ng bangko. Nawawalan man ako ng ganang magpakita sa opisina, hindi pa rin ako sumusuko. Bigla siyang napatingin sa kanyang ama. Nakikipag-negosasyon ito sa bangko? Sino ang kinakausap ninyo sa bangko, daddy? Bakit nga ba hindi niya naisip noon? Sana ay nakatulong siya nito sa pangumbinsi kung sino man ang kinakausap nito sa bangko. Si Alden Lozano. Kapatid? Ni Darwin? Tumango ito. Pinalnaraw ang desisyon niya. Pero kinukulit ko pa rin kahit sukong-suko na ako. Bigla namang bumaling si Violi sa kanya. Kilala mo si Darwin, pinsan? Marahan siyang tumango, pero ayaw niyang pag-usapan nila ang tungkol kay Darwin. Lalo lamang siyang masasaktan. Saan ka nga pala nagtatrabaho? Pag-uiba naman niya ng usapan. Tinutulungan ko si Papa sa negosyo namin. Galing kami sa kabilang subdivision, sa bad ni Tita Lena. Dahil matagal na rin kami hindi nakakapasyal dito, naisipan naming dumaan. Mabuti naman naalala pa ninyong mayroon kayong relatives dito. Natatawang tugon ng kanyang ama. Hindi sana muli nakita itong sina Violi at Harmony. Busy rin kasi sa trabaho niya itong pamangkin ninyo. Saan ka nagtatrabaho, Harmony? Napatingin siya sa tiyuhin. Sa Tropical Hotel, PR Manager. Pero kung sakaling bigyan ng extension ng bangko ang DSL, tutulungan ko si Daddy na pagmamanage niyon. At pagkaalis ng kanilang mga bisita, hinarap ni Harmony ang kanyang ama. Sa DSL ako papasok bukas, Dad. Ha? Halatang nagulat naman ito. Ako na ang magpapaliwanag sa'yo. Hinila ito ng kanyang mami. Doon ko nasasabihin sa kwarto natin. Kapag kuha'y binaligan siya nito. Good night, iha. Nang mapag-isa sa kanyang silid, binalot na naman siya ng kalungkutan. Hindi siya kaagad makatulog. Si Darwin ang laman ng kanyang isipan. Napagtanto niyang kung hindi tumitigil ang kanyang ama sa pagkumbinsi sa taga-bangko, may pag-asang mabigyan ng extension ng pagbabayad ng kanilang pagkakautang. Dapat ay hindi sila nagpabigla-bigla ng Kuya Edwin niya sa kanilang plano. Kailangan makausap niya ang kapatid na huwag muna nitong harapin si Darwin. Hanggang gumagawa pa ng paraan ng kanilang ama. Ngunit nasaan ang kapatid niya? Naguguluhan na siya. Hindi niya malaman ang gagawin. Papasok ba siya sa Tropical Hotel? At hihintayin doon ang pagdating ng kanyang kapatid bago nakatulog. Napagdesisyonan niyang bahala na ito. Tuloy ang kanilang pinaghirapan. Sigurado pang hindi mawawala sa kanila ang DSL. Malabo pa ang ginagawang pangungumbinsi ng kanilang ama. Kinaumagahan, sumabay si Harmony sa kanyang ama. Sinalubong sila ng pagbati ng mga tauhan ng DSL. Inakala ng mga ito na nagtagabangko siya, pero nang ipakilala siya ng kanyang ama,
Parang nabunutan ng tinika mga ito. Akala namin ipaalisin na ninyo kami sa trabaho. Tila hindi nakatiis na wika ng isang empleyada. Saan na hindi nila i-take over ang DSL? Mahirap pa namang humanap ng trabaho ngayon. Napatingin siya sa kanyang ama. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Pag nag-take over ang bangko, papalitan nila ang mga empleyado. Walang ititira sa kanila. Lihim naman na napangiti siya. I made the right move, naisip ng dalaga. Tanghalian noon, nang matigilan si Harmony sa biglang pumasok sa kanyang isip. Bakit ngayon lang niya yun naalala? Kung may chicken pox ang photographer na kinausap ng Kuya Edwin niya, sino ang lalaking nakita niya na pumasok sa opisina ni Darwin na palagi niyang nakikitang bumubuntot sa kanila? Nagduda siya. Kailangan talaga niyang makausap ang kanyang kuya upang matanong ito. Kung sakaling hindi konektado ang lalaki sa kanyang kapatid, sino ito? May masama kayang intensyon ito kay Darwin? Kinagabihan ay kinausap niya ang kanyang kapatid. Doon sila nag-usap sa kwarto niya. Kung nakita mo lang ang reaksyon ni Darwin Lozano nang makita ang mga litrato ninyo, sis. Napakagatlabi naman siya. Sinabi mo na ba sa kanya ang gusto nating mangyari? Oo naman. At ang walang hiya, nagulat pa nang malamang iilitin ng bangko nila ang ating kumpanya. Kung hindi lang ako nagtimpi, inabag ko na ang tarantadong yun. Anong sabi niya? Hindi na namin hinintay ang tugon niya. Babalikan na lamang namin siya ni attorney. Kailan? 3 araw ibinigay namin palugit sa kanya para makumbinsin niya ang kanyang mga magulang. Tumango siya. May tatanong sana ako sa iyo, kuya. Far away, ano ba yun? May tao ka bang inutusan para subaybayan kami ni Darwin? Ikinuwento niya rito ang tungkol sa lalaking napansin niya na umaaligid sa hotel. Huwag mo nang intindihin yun, sis. Ligtas ka na sa panganib. Nagtaka siya. Anong panganib? Ang tinutukoy mong tao ay dati nagtatrabaho sa hotel. Pinaalis sa trabaho at gustong maghiganti. Sorry, sis. Pero sinubaybayan ko kayo ni Darwin. Hindi lang pala ang kausap ko ang sumusubaybay sa inyo. Pati na rin ang taong galit sa amo mo. At pinanlamigan siya sa kanyang narinig. Diyos ko, ang ibig mong sabihin, inanganganib ang buhay ni Darwin? Tumango ito. Ang masama pa, pati ikaw ay pinag-initan na rin ng tarantado. Kung ilang beses kanyang sinundan, alam mo ba? Tamang-tama lang ang exit mo sa hotel. Siguradong hindi ka nagagambalain ng taong yun. Kailangan malaman ni Darwin na nanganganib siya. Umiling ito. Para ano pa, sis? Huwag mo nang isipin ang Darwin Lozano na yun. Kaya niyang protektahan ang sarili niya. Ang mahalaga ay ligtas ka at nagawa natin ang ating plano. Minabuti na lang niyang manahimik. Siguradong hindi nito magugustuhan ang opinyon niya. Ipagpapaalam kay Darwin na may nagbabanta sa buhay nito. Pero gagawa siya ng paraang malaman nito ang gagawing paghihiganti rito ng dating tauhan. Pinaghandaan mo na pala ang pagtatrabaho mo sa DSL, ano? Biglang wika ng Kuya Edwin niya. Anong masasabi mo sa napipintong pag-takeover ng Bangko de Lozano? Walang mangyayaring takeover, kuya. Mananatili sa atin ang DSL. At tumayo siya. Good night, Kuya Edwin. Ibalita mo na lang sa akin ang developments ng ating pinaghirapan. Hindi siya pinatulog ng kaalamang nanganganib ang buhay ni Darwin. Gagawa siya ng paraan na mabigyan ng babala ang binata. Pero hindi siya ang mismong haharap sa lalaki. Siguro, ipadadala niya to ng text o message
o email, kahit ano. Samantala, ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Napatayo si Alden at pinandilatan si Darwin. Alam mo ba kung magkano ang utang nila sa atin? Ano naman ang gusto mo mangyari? Ang pagpiestahan ng mga tabloids ang balitang ng rape ako? Iyan ang napala mo sa pagiging sobrang babaero. Umiiling na wika nito na para bang wala roon ang kanilang mga magulang na nakikinig sa kanila. That's a relief. It would be a shock kung nanlalaki ako. Pang-insultong tugon naman ni Darwin sa kapatid. Dad, kung hindi natin pagbibigyan ang gusto nila, kahihiyan ang pamilya na kasalalay. Wika niya sa kanyang ama. Nag-iisip ako. Came the curt reply. God, I could not imagine revealing my heart onto the entire populace of the world. Halos nawawala ng pag-asang tugon niya na tinapunan ng tingin ang mga litrato sa ibabaw ng mesa. Hindi ko alam na si Jaime de la Torres pala ang may-ari ng DSL. At wala ni isa man lang nagsabi sa akin na mayroon silang utang sa bangko natin at iilitin na ang kanilang kabuhayan. Ikaw itong masyadong tahimik? Wika ni Alden sa kanya. Tinatarget mo pala ang anak niya at sa tropical pa nagtatrabaho. Tama na yan. Saway naman sa kanila ng kanilang ama. Kapag kuha'y binalingan nito si Alden. Hindi ba't gusto ni Jaime na bigyan mo ng extension ang kanilang utang para makabayad sila? Yes, Dad. Bigyan mo ng extension. Gawin mong 5 years to pay ang pagbabayad nila ng utang ng kumpanya. I-lift mo na ang takeover plan. Tapos, ipabura mo ang lahat ng mga prints ng litrato nila. Paano kung hindi siya pumayag, Dad? Nag-aalala namang wika niya. Ang gusto nila ay makawala ng tuluyan sa pagkakautang nila sa bangko. Well, get ready for the battle. Dad, hindi siya makapaniwala sa narinig. Mapo-front page ang mga litratong yan. Bigyan niyo naman ako ng kahihiyan. Your nakedness is already an ordinary sight to the woman you bedded. Matigas na tugon nito. Bakit ka mahihiya? Isa pa, they're trying to blackmail us. And it will cost us a pretty huge amount of money. Napasalampak siya ng upo sa sofa. Walang makakabali sa desisyon ng kanyang ama. Isa pa, alam nito ang ginagawa. His father knew how to gamble. Don't worry, Darwin. Everything will turn out right. Baling sa kanya ng mami niya at tumayo ito. Ipaubaya mo na ang lahat kay Alden. Siya nakakaalam ng dapat niyang gawin. At kasama ang kanyang mami na lumabas ng den room. For the first time in my life, I'm really nervous. Nais at hinig niya. Hindi ko malaman ang gagawin. But, my God, I can't easily decide about this matter since it involves patriarchal decision. Huwag ka nang mamroblema. Solve na ang lahat. At tumayo na rin si Alden. Hindi na rin ako magtatagal, siguradong hinihintay na ako ng aking mag-ina. Hug Mike for me. Ano yan, tukoy ang anak nito? And I'm counting on you, big brother. Gawin mo ang lahat para pumayag sila sa terms natin. Don't worry. Ako ang bahala. Nang mapagsolo na siya sa kwarto, tinungga niya ang laman ng kanyang kopita. Hindi niya inakalang may hidden agenda pala si Harmony. Pinaasa at pinaibig lamang siya nito para makuha ang gusto. Kung inaakala nitong doon magtatapos ang lahat, ay nagkakamali ito. Kailan ba naman nagpatalo si Darwin Lozano? Lumabas siya dala ang envelope na kinaroroonan ng mga litrato. Gagamitin din niya ang mga ito para makaganti. Kung naisahan siya nito,
iisahan din niya si Harmony. At dito muna po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Samahan niyo ako muli para sa part 8 ng kwentong Seducing the Billionaire Boss. Maraming salamat po!